Ayan po. Okay, so kanina po dun sa ating diagnostic test, no, ay pinagawa ko sa inyo is integrate, no, some of the functions, no. Marahil yung iba, maybe yung iba doon sa mga tanong natin kanina, is pwede nyo po maging basihan yung mga naging differentials. No, for example, diba yung derivative po ng tangent is second squared x. Let's say, no, diba? Derivative ng tangent x is second squared x. So, pag may pinaligtad po natin, pwede natin sabihin na that the integral of second squared x is tangent of x. Okay? So, kumbaga, ang derivatives nga po at ang integration, they are opposite to each other. Kumbaga sa addition and subtraction, multiplication and division. So, dito, let's have this one, yung definition muna, o yung mas malalim na definition po ng integration. Okay? Diba, before sa derivatives, ang ginagawa natin, diba, nagmumultiply, no? Nag-minus tayo ng exponent. Diba, may mga ganun tayong ginagawa sa derivatives, diba? Kasi, pagdating po sa derivatives kasi, kumukuha tayo ng difference. Okay? So, kumbaga, kumukuha lang po tayo ng maliit na function or value pag sa differential calculus. Kumbaga, ang concern lang natin doon is yung mga differences. Pero dito po, pagdating sa integration, yung mga maliliit, pagsasama-samahin natin. So, yun po ang goal natin. Kaya nga tinawag siyang integrate. Eh. When you say integrate, ibig sabihin parang nagsama-sama, no, nagbuklod-buklod. Ayun, parang ganun ang term, no, pagdating po sa integration. So, now, let's have this. Given a function, small letter f, ayan, small letter f, as the antiderivative of that function is any function of this capital F, wherein pwede natin sabihin na yung derivative ng capital F, no, pag dinerive natin, diba, this is a symbol for derivative, diba? So, pag dinerive natin yung f of x, capital, makukuha natin is small letter f. Okay? So, dito, para mapapansin na natin, sabi ko kanina, sa derivatives, pinapaliit natin yung function or kumukuha lang po tayo ng small portion. Pero pag integration na po, coming from the small portion, kukuha tayo ng mas malaking portion kung saan siya nanggaling. Okay. Now, if this capital F of x is any antiderivative of F of x, of course, pag sinabi mong antiderivative, kabalik ka ng derivative. Diba? So, therefore, pwede nating sabihin na itong capital F, no, itong capital F is any antiderivative of this small f, or tawagin na natin siyang antiderivative, or that is what we known as the indefinite integral. Okay. Ano ba 'yung pag sinabi natin indefinite? Pag sinabi indefinite, walang fix, no? Pwedeng malawak. Okay, malawak, 'di ba? When you say indefinite. Kasi pag sinabi mong definite, ano siya, 'di ba? Yung parang may certain, there's a certain, 'di ba? There's a certainty. Ayun. Okay. So we will have this what we call the indefinite integral. It is the process or it is where the antiderivative or general antiderivative of a certain function. Okay? So now, pwede natin makuha yung integral ng small letter f of x or the antiderivative of f of x na may kasamang differential, no? That will be equivalent to capital F of x plus c, no? So, ayan po, kaya nga nasabi natin na indefinite integral kasi meron po tayong tatawaging c. Ano yung c na yan? That is the constant of integration. Okay, di ba sa derivatives, ano ba ang sagot kapag dinerive mo ang constant? Kapag kinuha natin ang derivative ng constant? Zero. Zero. Okay, that is zero, di ba? Kaya, lalagyan natin siya ng plus c. Kasi hindi naman natin alam kung saan siya nanggaling na function na may kasamang constant. Okay, kung anong constant yung kasama nung, ano, nung function na naging resulta ng integration. Okay? So now, we will have this the following symbol. So, of course, this is what we call the integral symbol. Itong mahabang S. Okay? Yan, yung mahabang S. Then, yung f of x, that will serve as the integrand o yung function na kailangan mong i-integrate. And x will serve as the integration variable. Nga pala, guys, for you to integrate, dapat
kung ano yung variable na nandito, nakareflect din dapat dito sa differential. Okay? So, kapag sinabing differential of x or dx ang nakalagay dito, you are going to integrate this f of x with respect to x. So, x lang po yung papakailaman natin kapag dx ang nakalagay dito. Okay? So, malinaw po ba yun, no? Kapag dx, so dapat with respect sa x. Diba? Okay. Now, medyo ito lang, isisingit ko lang ng konti, guys, ha? Okay. Ay, singit ko lang. When you say derivatives, no? Yeah, medyo ibaba ko lang muna yun. Versus differential. Ano kayang pinagkaiba nila, no? Okay. Differentials. Ayan. Okay. Let's say you have a function of, let's say, capital F of, kunyari, 2x squared. Ayan. Ayan ko lang ng exponent. Ayan. Okay. So, we have that function, 2x squared, and we're going to get the derivative, and the differential. Okay. Ano pong derivative, guys, ng 2x squared? Chat na lang po. 4x. Okay. So, tama po yun. That is 4x. Pero pag differential po, that is 4x dx. Okay? Yan po. So, for differential, 4x with the differential of x. So, yun po ang sagot natin, no? Pag dating po sa differential. Okay po? So, anyway, naisingit ko lang naman. Okay. Now, going back, ayan. So, ang tawag natin sa paghahanap ng indefinite integral or antiderivative is what we call the integration. And that integration should be integrating the function with respect to the integration variable. Kung ano man yung variable na meron doon sa differential, so yun po ang kailangan nating integrate. Okay? So we have here some examples here. Okay? Kung mapapansin nyo po, okay, you have this sum, no? The integral of the sum. So, pag integral of the sum, ang magiging resulta po is sum of the integrals. No? So, mga parang distributive property lang po ang gagawin natin kapag mga sum. So, kunin mo lang yung integral na to, integral ng 3x, integral ng negative 9. Then, of course, huwag po natin kakalimutan ang last c. Ayan. Okay? Ayan. Then, of course, ayan, example natin dito, integral of 2x dx is equal to x squared plus c. Okay. Pero pagdating dito, you have integral of 2t dx. No? So, hindi natin pwedeng galawin yung t dito, guys, ha? Huwag mong gagalawin ang t. Bakit hindi natin gagalawin, sir, ang t? Kasi, ang differential mo ay x. Okay. Ang isipin po natin dyan, t is constant. Kumbaga, yung t, para siyang 2. Kaya yung 2t, parang constant na yan, guys. Okay? Tapos, you are going to differentiate na lang o integrate yung dx, which is x na lang. Okay? Yun yung sinasabi natin na dapat with respect to the integration variable. With respect dito sa kung ano man yung differential na nakalagay dyan. Okay? So, malinaw po ba yun, guys? So, ang ginawa lang po natin dito, kinopy yung 2t. Kasi hindi naman t ang i-integrate natin, kundi x. Diba? With respect sa x, kaya dx. Okay? Yung integral ng dx, x din. Okay? Ayan po. So, hopefully na malinaw po tayo sa part na yan. Okay? Yan. So, kung may mga questions po kayo, guys, chat lang po. Okay? Pwede ko naman isingit yan na isagot. Okay? So, again po, itong file na to, maya-maya isisend ko rin. Okay? And of course, yung ating video recording, isisend ko rin mamaya. Okay? Now, let's go to this one. Okay. So, yun. Okay. Ayan eh. Okay. So, eto po guys, no? Sabi natin kanina, no? Yung integral sign is denoted as what we call the elongated S or elongated sum. Pag sinabing sum, that is the sum of an infinite number of infinitely small variables. Gaya nung sinabi ko kanina, ang integration, it is all about integrating, combining, diba? Developing
No, yung parang palawakin lang natin yung isang maliit na bagay. So, sa pamamagitan po nung kung ilan po sila. And syempre, that is infinite number yan. Okay? Yan po ang ginagawa natin. Now, eto guys, no? I want you to, of course, syempre, take note of this. The following formulas of integration. So, these are the indefinite integrals gamit ang variable na, or gamit lang po yung single variable. No? Ito naman guys, pwede naman kahit anong letter yan. Okay? Basta po, kung x ito, kung x dito guys, dx dapat dyan. Ha? Yan. So, integral of dx, that is x plus c. Ito, kapag may coefficient, okay, ano lang, ilalabas lang natin. No? Ito naman po, okay, tingnan mabuti guys ha. Diba sa derivative, ang ginagawa natin dyan, binababa yung n, may na minus 1 yung n sa exponent. Tama po ba ako? Tama ba? Tama, no? Yung, diba, n, tapos x, raised to n minus 1. Pero dito, sa integration, ibang usapan. X raised to n plus 1 na po, over n plus 1. Ayan po. Okay? So, hopefully na malina tayo dito sa part na to, guys, ha? Baka mamaya po, pag nag-i-integrate tayo ng may ganyan, ang naisip pa rin natin yung derivative. Diba? Okay? Integral of dx over x is ln of x plus c. Sir, bakit may absolute value yung x? Okay. Kasi, hindi naman natin alam kung ano or saan siya nanggaling eh. Unang-una, no? Kaya natin nilagyan din ang absolute value kasi if you're going to substitute any value, 'di ba? Na ang magiging resulta diyan ay negative. So at least meron kang pang-absolute value. Okay? Ang hindi mo lang naman dito pwedeng ilagay guys is ano eh. Ang hindi mo lang pwedeng ilagay diyan x 0. Okay? So hindi mo lang pwedeng ilagay yung 0. So I will just take note of this. X is not equal to 0. Kasi ln of 0 will become, ano, diba, math error yan. Okay? Then, pag logarithm, ito naman po guys, ayan. Okay, logarithm, tignan mabuti guys, ha, yung mga formulas natin. Okay, kasi ang goal lang naman natin dito is you have to take note yung ating mga formulas so that you can carry out yung mga integration sa mga iba't ibang klase ng expression or functions. Okay, of course, just like the derivative, ay syempre, yung e raised to x, integration niya is e raised to x pa rin. Pero pagdating dito sa a raised to x, instead na nakamultiply yung ln of a, no? Kung natatandaan nyo, di ba, pag derivative nakamultiply yung ln of a, dito nakadivide. Okay? Integral ng sine is negative cosine. Yan po, huwag po tayong malilito dito, lalo na sa sine and cosine, ha? Yan, then, integral ng cosine is sine. Ayan, ito nga yung medyo pamilag tayo. Diba? Kasi alam na natin na yung derivative niya is derivative ng tangent is second squared eh. Okay? Ayan, ganun din itong mga to. Yung cotangent, second, and cosecant. Then, meron din tayo. So, dun sa diagnostic nyo, meron kayong nakitang mga ganyang format eh. Diba? Ito yung sa arctan, arcsine, at arcsecant. Okay? So actually, lahat ng integration na ating i-discuss dito sa first unit ay hanggang hyperbolic kasama. Okay? Ayan. So lahat po ng klase ng function, di ba? Algebraic, trigonometric, logarithmic, exponential, inverse trigonometric, at hyperbolic. Lahat yan involved dito sa ating integration. Okay? Now, let's see kung tama ba yung ginawa nyo kanina, no? Okay? So, evaluate the following integral. So, dito, pinakita ko na po yung ating solution. Ayan. Okay. So, integral of 1 over x squared plus x dx is equal to integral of... Hopefully, guys, na napicturean nyo yung ano, ha? Na-screenshot nyo yung formula. Na-screenshot pa. Pupunta tayo dito sa mga examples. Yan. And hopefully may kopya na rin kayo kahit pa paano. Ah, hindi pa. Sige, babalik ko guys. Paki ano guys ha, screenshot niyo po.
Or kopyahin, sige, kopyahin nyo muna siguro. Gusto nyo yung kopyahin. Or kung meron naman na kayo nakuhang kopya ng ganyan din, so, paganda po. Okay? Yan. Okay, maganda po na meron kayong ganyang kopya para masundan nyo po yung ating mga discussion dito. Okay, so I think makikita naman siguro. Okay, yan. So, let's have this one, no? 1 over x squared plus x dx. So, what they are going to do, guys, no? Kapag nakaganito po yung ating expression, no? 1 over x squared, gawin po natin siyang x raised to negative 2. So, iangat exponent. Okay, now, okay, itong gagawin natin, guys, ha? Ito, guys, no? Napala, no? Balik ako dito. Ito, guys, yung sa may x raised to n, n should not be equal to, ayan, so meron tayong bawal din dito. Bawal po ang may exponent na negative 1. Other than that, pwede. That's why gagamitin natin to, guys, no? Ayan. Okay, sige, pakita ko lang kung paano ginawa. Okay, dito muna tayo, ha, x raised to negative 2. Ayan. Pakita ko lang kung paano ginawa. Okay. Diba, ang gagawin natin is x. Okay. X raised to. Ayan. X raised to negative 2 plus 1. So, dadagdagan lang po natin ng 1 yung negative 2. Okay. Then, kung ano yung ginawa natin doon, gawin din natin dito sa may denominator. Okay. Yan, ha. Malinaw po ba yung part na yan? Okay. Ano bang exponent ng x dito? Of course, that is 1. Kaya, 1 plus 1, syempre 2 yan. Okay? Yan. So, ganun lang po ang pagdating po sa pag-i-integrate ng mga ganitong klaseng equation. Kaya po, ang lalabas dyan, negative 2 plus 1, negative 1. So, negative 1, it will become 1 over x yan. Okay? Yan. So, medyo mag-ano lang, loading. Yan. Okay, wait lang. So, sana makakaabot tayo hanggang then. Okay? Yan. Then, ayun na. Ito na po, guys. No? Tapos na po yung ating pag-i-integrate. No? Ayan. So, hopefully na nagawa nito rin kanina, no? Yung mga ganito kanina sa diagnostic test, no? Para pamilya na rin po tayo. And of course, guys, huwag niyo po kalimutan, pag nagsasagot po kayo ng mga integration, don't forget, plus C. Ayan. Plus C, ha? Ayan. Don't forget that. Okay? Sir, pwede po kaya sa dulo na lang po ilalagay yung plus C, sir? Ah, sa dulo naman talaga, eh. Sa dulo naman. Kahit sa ano po, wala pa po, sir, sa solution. Okay lang po yun. Sa solution. Sige. Thank you, sir. Anyway, yung goal naman ng diagnostic test is for you to be familiar na dun sa ating magiging topic for today, di ba? Anyway, sige. Check ko naman. And of course, bibigyan ko naman kayo ng ano, kung ano man yung nakita ko. Okay? Ano na-observe ko. Yan. Sige, guys. Let's go to this one. Ito, napakadali lang nito, guys. Eh. Ayan. Diba? You have raised to x. Diba? Minus 3x squared plus sine x. So, if you're going to integrate e raised to x, that will be also e raised to x. Okay? Sine x, negative cosine. Tama ba? Ayan, oh. Tama, diba? Yung integral ng sine x is negative cosine x. And para sa 3x squared, sige, practice niyo kung tignan niyo mabuti kung tama ba 'tong nakalagay na sagot ko. Yan. Tama, nakuha na ba yung sa 3x squared? Paano siya naging x cubed? Yan. Sige, ayun.
Okay, sige, I will call someone lang para lang maano natin. Okay. Sige, let's call ano si sino ba? Tama. Ah, sige, Zeng. Ah, sir. Ikaw na. Ikaw na. Paano naging x cube yung 3x squared? Kasi sir, ano, 'di ba? X 2 siya. So 3x 2 plus 1 over 3, 2 plus 1. Tas pag pinag-add mo yung 3 na siya, pwede mo nang cancel yung 3. So lalabas na x cube na lang siya. Okay, yun. Okay, yun, that's it. Very good. Ayun. Okay. So yun lang naman po. Okay? And then the next one, 4x plus square root of x minus 1. Okay. Ang technique po natin sa x raised to 1 half para madali nyo pong ma-integrate. Okay? Yung square root of x, gawin nyo pong x raised to 1 half. Okay po? Yan. Then, of course, kunin nyo na po yung magiging integration yan. Okay? Square root of x is equal to x raised to 1 half. Okay? Medyo inaano ko talaga yung napakaliit na mga detalye, guys. Actually, hindi naman na siya kailangan iyan ko eh. Diba? Ngayon, we have two. Okay? Ayan. Kasi kahit yung mga simpleng ano lang, algebra, is na-apply natin eh. Diba? Ayan. Now, let's go to okay. Constant of integration. Of course, sabi nga natin, diba, pag nagsasagot po tayo ng integration, huwag po natin kakalimutan ang plus. Pagkakataon po na pag nagsagot po tayo ng integration, bukod sa C, meron pang ibang constant. Okay, so paano kaya ang gagawin natin? Okay, ganito lang naman po yan, guys. Okay. Yan. Yan, okay. Ito. Yan. So, if there are two or more unknown constants, no, na nakalagay naman, na naka-plus, pwede na po natin silang gawing isa lang. Okay? Just like this one. Diba pag nag-i-integrate ka ng bawat term, syempre, sure, bawat term, lagyan po ng plus C or plus constant. Pero, pwede na po natin gawin isa na lang ang arbitrary constant. So, every now and then, dapat gawin lang po natin isa. Kapag may nakita po tayong number, no, let's say, sir, may nakalagay sa sagot ko, 1 half plus C. Gawin mo nang C na yung lahat. Okay? Yung 1 half plus C, gawin mo nang yung C. Kasi hindi naman natin alam kung ano bang ibig sabihin ng C, di ba? It can be any number. Okay, that's why pag in-add mo siya, or minultiply, or divide sa kahit anong number, kahit erase pa nga sa, ano eh, kahit anong number eh, C pa rin yun. It will become constant pa rin. Kaya nga sabi dito, kahit na pag-add mo yan, or minultiply, or divide mo siya sa kahit anong number, kagaya nitong isang to, di ba? Yung 1 half, i-multiply mo both dito sa lahat ng terms, distribute, 1 half times C is still C. Okay? Ito naman guys, itong susunod ko ipapakita. Okay, baka mangyari kasi sa inyo ito eh. You have integral of dx over 2x. No? Pero kung mapapansin nyo guys, there are two types of solution kayo na, o dalawang is yung direkta lang. Kung baga ang gawin mo dito guys, is ilabas mo yung 1 half, labas mo yung 1 half sa integral, tapos kunin mo yung integral ng dx over x. You will have already that. E so, paano kung ibang ginawa ko? Okay? Ito, kagaya nitong, ginawa na to. Okay? Kaya siya dun sa sagot. Okay? Kaya lang, meron lang po ginawa dito. Ito, kagaya nito. May ln of 2. Na pag minultiply mo sa 1 half, constant yan. Constant yan. Kaya kung napansin nyo po, wala nyo siya dito sa final answer. Kasi it was already absorbed by this constant. Yan. So, na-absorb na po siya kasi dito. So, every now and then, kapag may nakita po tayong constant, no, i-combine na po natin. Gawin na lang po natin isa. Okay? Pero wag lang po natin, syempre, i-combine yung may mga x. Okay? Ayan, yung may mga x. Let it be lang. Okay? Yan. Now, may mga pagkakataon na pwede nating kunin yung value ng C. No?
actually ngayon, 'di ba sa indefinite integral, ang mga sagot natin puro plus C. No, may plus C, dapat may plus C. Pero pagdating po natin ng definite integral, wala na po tayong iintindihing C doon. Okay, kasi definite na 'yon eh. Fixed na 'yon. So hindi mo na kailangan ng kahit anong arbitrary constant o ng constant kasi it was already being solved na rin. Kasi definite na 'yon eh. Okay. Now, let's have some application dito ng pagkuha po ng C. Yan. Let's say we have the first problem. Determine a function given that the derivative, so this is a, is equal to x cubed minus 2x squared and f of x. Okay. So, given po yung derivative na x cubed minus 2 over x squared. So, what we're going to do is to integrate. Kasi kailangan natin mahanap yung function eh. Given yung derivative ng function kasi. So, integrate natin yung x cubed minus 2 over x squared. That is x. I think mali ako dito, no? Dapat x raised to 4 over 4. Tama ba? Tama ba, guys? Yung integral ng x cubed should be x raised to 4 over 4. Yes, di ba? Okay. Now, yung negative 2 over x squared for sa kanina, eh, napakita naman na natin kanina yan. So, magiging positive 2 over x yan. Okay? And then, ito, ayan. Okay, so may nakita tayong mali, di ba? Kasi yung x raised to 4, eh, di ba? Dapat may over 4. Now, let's solve C gamit yung value ng x is equal to 1 and f of x is equal to 3. Nga pa lang, ibig sabihin nito, guys, syempre, kapag ang x mo is 3. Kaya ang value ng function is 3 kapag x is equal to 1. Okay, now gawin ko lang itong 1 fourth, guys. Okay. Okay. Ay. Ayaw na. Yes, anyway. Plus 2 plus C. Kasi yung 2 divide mo sa 1 eh. So, 2 become 2. Then 3 dito. Okay. Palitan natin yung 0. O, solve C. Fourth. 3 minus 1 fourth minus 2 ilan? 3 fourth. 3 fourth tama. Okay. So 3 over 4. Now, yung 3 over 4 na yan, idagdag na natin dito yan. Then we can have f of x is equal to x over 4 oh, x raised to 4 over 4 plus 2 over x minus 3 fourth. Okay? So, kapag po, hinihingi yung ano, ay, okay? So, ayan po. Ayan lang naman po, kapag gusto natin i-determine yung value ng constant kapag may given na mga initial values. Okay? Then, let's have another one. Okay. Find the function whose tangent line has a slope of 4x plus 1 for each value of x minus graph passes through the point 1, 2. Okay? So now, di ba slope? Okay, I think hindi ko nabanggit naman sa inyo to sa differential calculus, di ba? Slope can be written as y prime. Di ba? Or that is dy over dx. Okay? Diba tama ako? Diba ito yung ginagamit nyo kapag kukuha kayo ng equation ng normal line o ng tangent line doon sa isang curve. Yan. Yung usually, diba, na-define yan. So, ang given po dito is yung slope or the first derivative of a function 4x plus 1. Tandaan po natin, guys, no? Kapag slope, derivative po yan. Okay? That is a derivative, okay, ng isang curve at some point, yan. Now, what we are going to do is to integrate 4x plus 1. So, pag in-integrate mo si 4x plus 1, magiging 2x squared plus 1. And then, given yung x and y, no, given yung mga point na 1, 2, so x is equal to 1, lagay mo dyan, y is equal to 2, tama po ba yung c natin, guys?
Tama yung C, negative 1 lang. Tama ba? Tama lang, no? Negative 1. Okay. So, dahil ang C is negative 1, edi, substitute na po natin siya dito sa nakuha natin kanina. So, you have y is equal to 2x squared plus x minus 1. Ayan po. Okay? So, yan ang mga po yung pagdating po sa integration. Okay? Ayan. Okay. So, now, let's now go to... Okay, so, napamilang na tayo dun sa mga iba't ibang integral, no? Now, let's go to this one. Okay. Ito lang po, guys. Gagamit na po tayo ng iba't ibang rules and techniques when it comes to integration. Let's start with substitution rule. Okay. So, according dito, it is a method to find an integral but only when it can be set up in a special way. And it is also known as the U substitution or reverse chain rule. Okay. Paano ba yun, sir? Yung sinasabing substitution rule. Dapat po, okay, kapag may function na g of x na nasa loob ng f of x, dapat meron po siyang derivative, may derivative ng f of x. Okay? Kumbaga parang, diba sa ano, sa chain rule natin, sa derivatives, ang ginagawa natin is kinukuha yung derivative kung nasa loob ng isang function. Diba? Ganun muna ang ginagawa eh. So, ganun din dito yan. May version din ang integration. So, dapat po, para magamit yung substitution rule, dapat yung function na nasa loob ng isang pang function, yung kanyang derivative ay nakamultiply o naka-indicate doon sa integration. Okay? Yan. And then, sabi nga dito, you already identified what is or what are gx or g of x and g. Then you are going to integrate the function with respect to u, okay, with respect to variable u, and finish by reinserting again the g of x kung mo nilagay. Okay? So, ibabalik mo syempre. Pagka-substitute mo, pag na-integrate mo na po siya, ibalik mo lang. Okay? Now, ito yung kaninang version ng x raised to n. No? Pang x lang kasi yon. Paano naman kapag other function na nakaka-raise na sa exponent o sa power? So, you will have this one. Integral of u raised to n du is equal to u raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay? Wherein ang u po dyan, kahit anong function of x yan. Okay? Yan. Kahit try ko yan, kahit logarithm, kahit ano yan. Okay? Yung ibig sabihin ng u. And please take note that n should not be equal to negative 1. Okay. Now, let's go to some examples here. Okay, para makita nyo po. Okay. You have integral of 2x cosine x squared dx. Okay? So, ngayon, you have to identify muna no, yung g of x. And para ma-identify po, kailangan ma-identify po rin kung ano yung kanyang derivative na. Okay? So, dito sa kasong to, guys, you have x squared as okay, yung x squared ang naging g of x. Kasi siya yung nasa loob o siya yung function na nasa loob nitong cosine function. And if you're going to get the differential, ito guys to, step na gagawin nyo, first you have to find out yan. At yung gagamitin nyong du. So, you have to differentiate also. So, pag kinuha mo yung differential ng u, yung x squared magiging 2x dx. And then, pag na-identify mo na yung u at saka yung du na rin, no? So, you can now proceed to this one. Integrate cosine of u du plus c. And sabi nga natin kanina, pag na-integrate na po with respect to this variable u, you can now bring back yung kung ano man yung u na meron. So, which is x squared. So, sine of x squared plus yan. Okay, sige guys. Question muna bago tayo mag-proceed sa susunod.
So, so far po, wala naman pong question, guys. Ayan. Okay, madali lang naman siya, guys, actually. No? Kailangan mo lang talagang hanapin yung magiging you. Okay? Para sa you. Hindi. Yung magiging you para sa integration. Ayan. Okay? Dun sa function. Sige, proceed po tayo sa next. Ayan. Okay. Okay, ayan. Medyo hindi ko muna ipapakita, guys. Suspense muna. Ayan. Para ano. Okay. Pero meron na akong clue dito. Ayan, diba? Integral of x squared plus 1. Ayan. Okay. So, you have that. So, isipin mo mabuti, no? Sino kaya yung pwedeng gawin kong letter U? No? Usually, ang pwede mong gawing letter U, yung mga, sabi natin, yung mataas ang degree. Ano yung mataas ang degree? Yung mataas ang exponent. Like this one, di ba? Squared. Binili natin yung x squared kasi mataas. Dito, ang pinili ay si x squared plus 1. Na pag kinuha ang differential ng x squared plus 1, that is 2x dx. And take note, yung 2x dx na yan, nandito yung x dx. Diba? Panapansin tayo, no? 2x dx, pero dito, ang nakalagay lang sa given natin, x dx. Ang tanong, ano kayo mangyayari dito kay? Palagay nyo kaya, guys. Ano kayang magiging itsura netong given na to kung ipapalit na natin tong letter U at letter DU? Palagay nyo lang, guys. Ano kayang magiging itsura kapag itong expression na to ay naging in terms of U? Kailangan siya equal pa rin, ha? Yun. Paano kaya? Ano kaya magiging itsura? So, hindi ko pa pinapakita yung itsura. Ano kaya magiging itsura ng ating given kapag pinalitan na natin siya in terms of U? Na may DU at saka U. So, guys, you can chat your answers kung paano. Paano mangyayari? Kasi you have the meron pang 2 eh. Eh dito wala namang 2. Diba? Okay. Hindi nga kasi wala nga yung 2 eh. Wala nga yung 2 sa given. Pero dito sa differential niya, meron. So paano mo i-represent or paano mo ipapakita yung etong differential na to dito, no? Without kumbaga para babaguhin mo yung expression. Or without, ano eh, yung parang hindi na siya magiging equal. Yan. So, ano gagawin natin sa 2? Diba, meron ka ditong 2? Bakit nawala yung 2? Sir, pwede ba reciprocate para lumabas yung 2? Yes. Okay, tama yung sinabi ni Sir Anford, no? Yung 2, dahil may 2 ka dito, ibig sabihin, dinivide mo siya sa 2. So, nagkaroon ka ng tinatawag na correction factor. 1/2. And that is 1/2, guys. Kaya, kung napapansin nyo, ayan, nagkaroon bigla ng 1/2. Kasi, para lang ma-neutralize lang dito sa may differential lang. Okay? Or actually, pwede nyo pang gawin, guys, halimbawa, diba, yung parang, yung dx, ang ilagay nyo dyan is, ano, is ilagay nyo dyan, diba, dx, ang ilagay nyo dyan is, du over 2x. Pwede yun, guys, eh. Pwede yung gawin yun. Yan. Yung maghahanap ka ng equivalent ng ano, ng dx. Yan. Tapos ito, palit natin to ng u. Yan. Diba? Pag inayos mo lang yan, o cancel yung x, diba? Tama? Cancel yung x. Yung 1/2, oh, yan. Nag-exist na siya. Okay? Yan. Ay! Wait lang. Balik. Saan na yun? Yan. Okay yan, di ba? So, yan na po yung nangyari. So, kaya po nagkaroon ng 1/2. And then, dahil ang nangyari po is nagkaroon ka ng integral of du over u,
kung babalikan mo lang naman yung kanina, di ba, may familiarization. Du over u will be equivalent to ln of u. Yan. Kumbaga, instead na x, di ba, kanina dun sa listahan natin, ginawa lang natin siyang u. Okay? So, naging resulta is 1 half ln of u, then ibalik na natin yung u, which is x squared plus 1. Yan po. Yan po, guys, no? Yan. So, yan lang naman po yung gagawin natin. Okay? Pagdating po sa ganyan. Now, okay, let's have this one. Next example. Okay, ito, guys, no? Okay, let's have this next example. Integral of x plus 1 quantity raised to 3 dx. Okay, syempre, wala ka namang choice eh, di ba? Ang ilalet u mo dyan, yung x plus 1. Tama. Okay. Kunin ang differential ng u, dx. So, wala kang magiging correction factor. Okay? Now, palitan. Okay, yung x plus 1 magiging u, then raised to 3. Tapos yung dx magiging du. Then, integrate yung u raised to 3 gamit yung kaninang pinakita kong formula, yung may plus 1. Yan. So, yung 3, dagdagan mo lang ng 1, magiging 4. Ganun din sa baba, lagyan mo ng 4. And then, bring back yung u, which is x plus 1. So, ayan po. Okay? That is for that problem. Okay. Let's have the next item. Of this one. Okay. Integral of 5x plus 2 raised to 7 dx. Okay? So, ayan po. Now, of course, syempre, ang magiging u mo dyan is 5x plus 2. Okay? And, kunin mo yung differential ng u, that is 5 dx because of 5x. Now, dahil may 5 dx ka dito, anong ibig sabihin? Meron kang correction factor na 1 over 5. Just like yung sinabi kanina ni Sherry Antwerp, yung magkakaroon ka ng reciprocal. Yan. Okay? Then, integral of u raised to 7 du. Okay. Pag in-integrate mo yung u raised to 7, magiging? Pero since may 5 ka dito sa baba, kaya naging 40 na yan. Okay? Yan. So, actually, ano yan eh? 5 times. Syempre, 5 times din yan. Okay? Guys, to. Yan. And then, ayun na. The answer is quantity 5x plus 2 quantity of 5x plus 2 raised to 8 all over 40 plus. Yan. Okay. So, ayun po. Yan. So far, guys, medyo kaya na integrate, guys. Basic pa lang naman po ito. Ating mga dinidiscuss. Yan. Yung susunod na week natin o yung susunod na unit, yun ang medyo maraming, medyo maraming palapok yun. Okay? Pero ito, guys, reminder ko lang kayo, pagdating po sa mga ganitong klaseng subject, guys, no? Kailangan pa rin, alalahanin pa rin yung mga algebraic rules, no? Mga algebraic rules, guys, alalahanin yung pa rin. No? Don't forget that. No? Yung mga algebraic rules. Of course, yung mga identities po sa trigo. Kasi we will encounter, of course, syempre, we're going to integrate some trigonometric functions and you have to consider yung mga identities. Guys, no? So, sana mabalikan natin ulit yun. So, kahit yun lang muna. And of course, syempre, yung familiarization na rin natin sa differential. Diba? Okay? Now, eto, meron akong nakahanda ditong exercise number 1. But of course, guys, then, kung may sagot na kayo about dito, pwede niyo pong pa-check sa akin, no? Okay, pwede niyo pong pa-check sa akin para ma-check natin kung tama ba. Diba? Kasi doon mo lang masasabi na marami kang natutunan doon sa, sa topic na yun. So, you have to exercise on that, guys, no? Ayan. Medyo mahirap lang kasi syempre iba yung setup natin. Ayan. Okay? So, I want you to, guys, asahan ko na meron kayong mabibigay sa akin lahat na sagot. Okay? So, yun. Kumbaga, ito yung seat work natin. Okay?
Okay? Pero ano naman to guys eh, kumbaga, not necessarily naman na tonight, ipasa nyo kaagad. Okay? Ayan. Pero mas maganda kung agad-agad, di ba? Para fresh agad sa utak natin, di ba? Okay? Ayan. Okay. Now, ito mga susunod kong i-discuss, no? Actually, ano na to guys eh, parang dinagdag lang sa mga exponential, logarithmic, trigo, inverse trigo, at saka hyperbolic. Okay, I want to show this. Okay. So, ang ginawa lang naman po natin, guys, dito. Di ba kanina, sa definite, or sa listahan natin kanina, magdalitan lang po natin ang u. Kanina, ayan, yan lang naman din yun. Okay? Then, of course, guys, importante pa rin yung paggamit ng substitution rule. Okay? Kailangan ma-identify nyo agad sino ang u at ma-determine nyo rin kaagad yung du. And of course, gagamit po kayo ng mga correction factors. Yan. So dito, ito po yung para sa exponential, ito naman po yung sa logarithmic. Okay? So I want you to, ano na lang po ito, aralin nyo po itong mga portion na to. Anyway, nandito naman na yung solution niya kung paano ginawa. Okay? So, ang ginamit lang naman dito guys, mostly yung mga substitution rule nga, sabi ko nga. So, yun lang naman din yan. Ginamit lang siya sa exponential and logarithmic. Okay? Ito guys, no, I want to show this one. Okay, papakita ko sa inyo itong isang portion na to. Dito, ang nangyari po, di ba, you have... Okay? Tapos, ang du is yung e raised to x dx. So, dito, madali naman na-identify din kaagad, di ba? Kung ano yung u at kung ano ang du. Di ba? Yan lang naman yan guys eh. No, dapat tama lang yung ilalagay mong pagsasubstitute. Okay, eto naman guys, no, kung napapansin nyo guys, gumamit po ng ln. Usually guys, well, sa umpisa pa lang naman kasi ng ating topic today, pwede kasi yung mga ganitong function, yung naka-fraction, na i-integrate po, usually pwedeng ln ang sagot niyan. Pero be careful, hindi lahat ng i-integrate mo na fraction ay ln ang kalalabasan. You have to check it carefully, guys. Kailangan ma-check mo muna siya, no? Kailangan pag ln siya, dapat yung differential ng denominator dapat nandun sa numerator para magamit. Okay? So hindi mo basta-basta pwedeng kaagad, no? Kunyari pag nakakita ka kaagad ng fraction, ay ln kaagad. Hindi. You have to verify agad muna kung yung derivative ba ng denominator ay nasa numerator. Kasi kung hindi, ibang usapan. Okay? Ibang usapan. Yan. Minsan, sir, paano pag ang lumabas sa akin is du over u square? No? Du over u square. Hindi po lon yun, ha? Kasi du over u square, eh. No? Pwede mong i-apply doon yung may power, yung may ano, u raised to negative 2, then plus 1 over negative 2 plus 1. Yun ang gamitin mo, guys. Okay? So, pag ganito lang po, du over u lang, ln po yan. Pero pag may exponent po yung u dito, ibang usapan na po yun. Okay? Yan. Ibang usapan yun. Yan. And then, ayan. So, ito nagkaroon ng correction factor din. Ayan. Then, of course, may nakahanda ding exercise din dito. Okay. Yan. Actually, tatapusin, hindi pa kasi tapos itong ano, may hindi pa kasi ako nailagay. Pero, ano naman, isi-send ko naman na to. Then, i-update ko na lang kayo kapag na, ano, na modified naman itong file na to. Yan. So, but more now, syempre, aralin nyo na muna ito. Ayan. Okay. So, and then, of course, practice po tayo ng pagsusolve. Okay. Then, of course, sa trigo, ayan po. Ito, ayan, no? Pinalitan lang po natin, guys, no? Ayan. Ngayon, guys, ito, guys, no? Gusto kong aralin nyo to. Okay. Ito, guys, no? Kasi itong first six, obvious yan, eh. Madali lang yan, eh. Pero ito, guys, no? Paano kaya naging ganyan to? Ito, guys, ayan, ha? Yung, pag sa inyo, aralin nyo itong apat na to. Yung naka-highlight. Kung paano naging ganyan. Okay. So, parang ano lang, out of curiosity,
gusto niyo lang malaman, sir, paano naging ganyan? Diba? So, alamin niyo po. Okay? And of course, sabi ko nga kanina, when it comes to integration of trigo, eh dapat, we have to consider yung mga trigonometric identities. Kagaya nito, guys. If you're going to integrate cotangent square 2x, eh wala naman po sa table natin yan. Diba? Wala naman dito yan. Ang meron ka lang, ayan, cosecant squared, secant squared. So what you're going to do is, gagamit ka ng identity. Ayan. Anong ginamit na identity? Asan ba yun? Ito ata yun. Ito. Ito ang ginamit, guys. Okay? So you have to be, of course, familiar sa mga trigo identities. Ayan. Lalo pat dun sa ating next na topic natin, next unit natin, gamit na gamit po yan. Gamit na gamit yung mga identities na yan. Kaya you have to, ano talaga, guys. Okay? And then, excuse me. Okay. So, ayan. Ito may mga square root naman to. Okay? So, dito, in-identify lang naman kung ano yung u. Okay? At saka yung du. Ano pa rin naman yan? U substitution pa rin. Then, ito naman po sa mga integrals na ang lalabas sa sagot is inverse trigo. So, you have to be familiarized with this formula. Tignan nyo mabuti, guys. Ha? Ayan, ito, may 1 over A. Ito, may 1 over A. Ito, wala, ha? Pag sa arc sign. Okay? Yan. And of course, kailangan, guys, alam nyo mabuti kung ano ang A at ano ang U. Minsan, obvious yan. Obvious po yan pag mga inverse trigo yan, eh. Kagaya nito. Sige, papakita ko lang. Kagaya nito, guys, no? Madali mo lang ma-identify yung U at saka A dito kasi yung mga nandun sa loob ng radical is a perfect square. Perfect square yan, eh. Diba? Perfect square ang 4. Kaya nga, pag kinuha mo yung A, that is 2. Okay, A squared kasi to, guys, eh. Yung 4. Eto, U squared. Kasi kung titingnan natin yung format, okay, dito na. Ayan. U squared, so 9x squared, ano bang square root ng 9x squared? So, that is 3x. Okay? So, yun guys, no? Kailangan po, identify natin mabuti kung ano yung mga parameters na meron doon sa ating ano. So, dito, parang nangyari is u is equal to yan. So, u is equal to 9x squared. And A is, sorry, that pala, ano, U squared pala. Sorry. U squared is, A squared is equal to, yan. Okay, so yan, A squared is equal to 4. Then, yun, identify nyo na yung U at saka A, no? Then, yung DU is equal to 3DX. Excuse me. Okay, then, ayan po. So, nagkaroon po ng 1/3 because of 3X. Okay? Yan, kaya may 1/3 dyan. So, ayan po, makukuha na po yan. Okay? Yan po, ha? Yung 1/3 dito, guys, hindi dahil sa A, ha? Kasi ang A mo dito is 2. Okay? Yung 1/3 dahil po yan sa correction factor siya. Okay. Pero may mga times po na pag mga ganitong klaseng problem, guys, okay, you have to do this. Ano yung nakikita nyo? Complete the square. So, kung halimbawa po, you have to integrate, pero ang naiisip mo is inverse trigo. So, you have to show na itong denominator na to ay perfect square. So, ang gagawin mo is completing the square. No? X squared plus 6x. Okay. Tanong ko lang, ano dapat ang idagdag sa x squared plus 6x para maging perfect square? Para maging perfect square, yung x squared plus 6x lang, ah. Yun lang, ah. Wala tayong pakialam sa 13 muna. Ano idadagdag ko dapat? Para maging perfect square yung x squared plus 6x. Yeah, para may blanco, guys, no? Okay, that is 9, di ba? Yan. Okay, that is 9, di ba? Para maging
perfect square. And then, i-separate mo na lang kagad yan. Yan. Yan na natin yan. I-bakura na po natin ang parenthesis. At dahil plus 13, dahil may 13 dito, ibig sabihin, may sobra kang 4. At sakto, ang 4 is a perfect square. Kaya, ayun po, na-express natin siya in terms of yung parang may mga perfect square na mga terms. And for that, u is equal to x plus 3, a is equal to 2. And then, pwesto na po. Ayan, you can have that one. Okay? So, yun lang guys, no? Kailangan i-check nyo muna mabuti yung bawat given, no? Especially yung sa mga fraction, diba? Yung may mga denominator. So, you have to check it carefully. Kung saan bang integral. Okay? Kaya nga sabi natin, you have to intindihin mabuti yung bawat integration. No? Okay? So, now, so this one. Okay, so ito naman, ang ginawa yata dito is, since u is equal to 2x because of 4x squared, ang a mo naman is 1. Okay, okay lang. Then, ang u mo is 2dx. Then, pag sinubstitute na siya dito, since ang may 1 half ka dito because of 2dx, pero yung x kasi, ito guys, no, medyo unusual kasi ito eh. Yung x dito, pinalitan po ng u over 2 dahil dito guys, oh. Kaya, supposed to be, dapat may correction factor. Kaya lang, na-cancel out po. Na-cancel out eh. Diba 1 half sa taas, 1 half sa baba. So, cancel yun. Kaya ang natira, du over u. Okay, ganun po ang nangyari guys. Okay, pakita ko lang. Tsaka. Yan. Yan na po yung nangyari. Okay, nawala na. Tapos, ayan na po. In-integrate na po siya base dun sa format. So, you can have arc second of 2x. Wala po yung 1 kasi, syempre, pag di-divide mo sa 1 to, eh, 1 pa rin naman. Diba? Yan. So, may 1 part yan. Kaso, syempre, hindi ko na nilagay. Kasi, ganun pa rin naman yan. Okay? So, ayan lang guys, no? Yung sa hyperbolic, ihahabol ko na lang din, no? Pero ganun pa rin naman ang approach. Okay? So, you have to study on that. Okay? So, ayun lang naman guys, no? Ayun. So, ayun lang naman yung ating, ano, first unit, no? All about basics pa lang naman po. And of course, substitution rule. Okay? So, ganito po, no? Sa next Saturday, syempre, magla-live muna tayo ng 2:30. No? Baka may mga concerns kasi kayo. Okay? So, baka may mga concerns po tayo. No? And of course, be ready rin para sa ating first quiz. Okay? Ayan. Pero guys, huwag kayong mag-alala kasi medyo dadalian naman natin. And of course, open notes naman po tayo. Don't worry, open notes tayo. Okay? Ayan. So, be ready po tayo sa quiz para sa first period po. Okay? But of course, magla-live muna tayo para bigyan ko lang kayo ng mga instructions. Okay? Ayun. And of course, kung may mga questions pa po kayo, di ba? Kung may, let's say, meron kayong inaaral na hindi nyo masolve, so pwede na natin dun yan, no, di ba? Parang i-consolve. Ayan. Pero, syempre, time to time naman po, from now then on, consult lang po tayo. No? Tanong lang po tayo, no? Paano ba ang nangyari dito. No? So, and then, yung sa second period naman, you will have another topic na. No? So, ayun lang guys. Sige po, may mga concerns po ba tayo? Baka may mga concerns po.